Pero importante that you talk about the 10 danger signs of pregnancy. Okay. Yung mga yan, yung mga to watch out for na signs. Para anytime may ganun, tatakbo sila. So ano yung mga yon? Definitely, biglang nilagnat. In a pregnant woman, ang fever, syempre, it's a sign na pwede may infection. So kailangan, pupunta na kayo. Bigla ho kayong nilabasan ng blood. No? Kung konting-konti at may kasamang mucus or parang sipon, that's your mucus plug. It signifies na pwedeng mag-start na yung totoong labor. Okay. Pero kung sobrang bright red ito at marami, hindi rin okay yon. Danger sign yon. Biglang natutulog or pagising, magang-maga yung muka. So, edema of the face, saka kamay, hindi rin maganda yon. Lalo na kung nagpa-BP sa bahay, eh, sobrang taas ng BP. Okay. So, ang mga nagle-labor, syempre, kung nakaka-feel ng pain, pwedeng tumaas ng konti yung blood pressure, pero hindi pwedeng humigit sa 160 over 110, no? O kahit nga more than 140 over 90, mataas na rin. Okay. Lalo na kung normal ang actual ano niya, BP niya. Ano pa, hindi tumitigil yung paghilab ng puson. May ganun eh. Hindi tumitigil. Alam nyo, pag ang baby nag-move, titigas yan ng konti, definitely. Kasi nasistimulate ng baby yung contractions ng uterus. Okay. Pero kung iba yung pain, para bang woody yung feel na ng mattress, sobrang tigas kasi talagang nagko-contract. Hindi rin yung magandang sign. So, pati rin syempre yung biglang ang umagos, natutulog, nabasa yung kama, no? Ibig sabihin, nag-rupture yung bag of waters. Ito yung mga danger signs na dapat aabangan ng pasyente para tumakbo agad sa ospital or tumawag agad sa kanilang mga healthcare providers. Dok, during labor, may mga bawal at pwede po bang gawin yung mga moms? Ang ganda ng tanong mo. There is, well, may mga different practices kasi. But of course, ako, I have a DOH hospital at we practice yung tinatawag essentials of intrapartum newborn care. Hindi kami, number one, hindi kami nagre-restrict ng food intake. Okay. Kasi gusto namin may sustenance ang nanay. Paano naman i-ire yan sa dulo kung gutom or uhaw, di ba? Hindi kami naglalagay basta-basta ng suero. Kasi pagka nakakabit yan sa suero, hindi siya makakalakad. You know why? Because nakita namin yung advantage kapag yung nagle-labor ay palakad-lakad. Ay, okay. Yung shift sa position niya, pwede na-alligate yung pain. Kasi nakahiga lang. We also advocate na meron siyang companion kahit isa na maasahan. Either yung partner niya o kaya yung trusted doula niya, yung parang coach niya. Kasi maganda yon dahil na-overcome ni nanay yung number one, yung takot niya dahil dun sa labor. Nawawala rin konti yung kanyang labor pains. So, di ba magandang practice yon? Tapos, sa amin, hindi kami nagbibigay ng pampahilab pagka EINC at hindi rin namin pinuputok artificially yung panubigan. We wait na spontaneously magra-rupture. Okay. Kasi, syempre, pag pinutok namin yan, mas prone sa infection at number, yung last natin, hindi kami laging nag-AIE. Kasi mag-i-introduce ka rin nga ng infection through that. So, ibig sabihin, binabantayan mo, nasa confines ng iyong facility, pero hindi mo minamadali ang proseso. I always tell my patients, ang labor, para yung prutas eh, ang panganganak. Mas maganda yan, mas swabe yan kapag hinog na yan. Eh, Doc, pagkapag ano naman po, yung na-mention niyo po kanina na prolonged na labor, ano po yung mga pwedeng complications nito sa, ano, it's mas marami po bang complications sa, or prone sa mommy, or sa baby, or sa both po? Both. Both. Kasi in prolonged labor, lalo na with a ruptured bag of waters at that, eh, umaandar na yung oras. Ang golden period natin, pag pumutok kasi yung panubigan, dapat sana within 6 hours, ma-deliver na yung baby. Kasi yung interface ni baby, yung protection ni baby, sa outside world, wala na eh. Diba? So, direkta na. Mahirap na isubject na nagle-labor ng ganong katagal with the ruptured bag of waters kasi yung bacteria na nasa vaginal area ni mommy, pwedeng umangat yun. At it will go on to infect yung placenta na nakakabit pa sa nanay, which nourishes the baby. So, dalawa yung mai-infect, si nanay at yung baby. Pag pinanganak si baby, ano magiging product niyan? Pwede siyang may pneumonia, pwede siyang may meningitis or sepsis, yung infection na kalat sa buong system.
ayaw natin noon. Mm-hmm. Si nanay din, mahihirapan yan kasi mahihirapan mag-contract yung mattress niya afterwards. Mm-hmm. Now, paano naman kung buong labor, wala tayong naging complications? Ano naman yung mga delivery complications natin? Whether mga anak po via normal, spontaneous delivery or CS, may kanya-kanya po itong mga complications. Ang pinaka-number one, pinaka-nakakatakot, at pinaka-common din ay yung pagdurugo or excessive bleeding. Okay. When the woman is bleeding after mga anak, si baby, we always check for the 40s. Ano yung 40s? Mm-hmm. Unang T ay tone. Kasi dapat pag nanganak na si nanay, na-deliver si baby, na-deliver ang placenta, dapat automatically ang mattress nagko-contract. Okay. Kasi di ba na-overstretch siya eh, mm-hmm. na-distend siya during pregnancy. Eh, bukas lahat ng sinuses, yung mga ugat, tagas ng tagas ang blood. Mm-hmm. So dapat yun ay mag-contract, tumigas para maibsan yung bleeding. Mm-hmm. So in uterine atony na napaka-common at number one kinakamatay ng mga nanay na nanganganak, hindi tumitigas yung matres, nananatili siyang buggy, soft. Mm-hmm. So, ang tendency, nag-hemorrhage siya. Mm-hmm. At ang hemorrhage, pag naunahan tayo, wala kang swero, hindi ka nagbigay ng gamot, hindi ka nag-maneuver, yung mga uterine massage na tinatawag, pwedeng hindi natin mailigtas si nanay doon. Okay. Kaya number one sa lahat ng 40s na yan ay ang tone. Okay. Ang uterine atony ang iingatan natin. Mm-hmm. Paano kung matigas naman ang matres, pero pagtingin mo, dugo ng dugo. So, chachikin mo naman trauma. Kasi syempre, dumaan yan sa vaginal tract, kunwari normal delivery. Mm-hmm. Kahit hindi ka nagupit, pwedeng yung puwersa ng pag-pop ng uno ni baby, paglabas ng body niya, ay may mga punit. Okay. So, dapat ini-inspect mabuti yung genital tract for the lacerations. Okay. Kasi baka dun galing ang bleeding. Mm-hmm. So, kailangan nating isuture. Tsaka, Dok, di ba may mga complications din po na nangyayari kapag delivery is kapag masyado daw malaki yung head ng baby, tapos hindi siya mag-fit through sa palabas. Ano po mga pwedeng mangyayari kapag gano'n? Pag gano'n, delikado. May mga conditions na kung hindi mag-fit yung ulo, biglang i-convert natin yung normal delivery sa emergency cesarean section. Lalo na kung hindi bumababa. Yung iri na ng iri, tatlong oras na, nahirapan na yung baby kasi baka mamaya, kaya hindi siya mag-fit. Hindi naman sobrang laki ng ulo ni baby, pero yung pala may cordon or umbilical cord sa neck na pinipigilan yung pagbaba ni baby. Mm-hmm. Eh kung na-pop naman, ang ulo, yan naman talaga ang biggest part ni baby eh. Mm-hmm. Pero pag na-deliver mo ang ulo, dapat suwabe na madi-deliver mo na the rest of the body. Mm-hmm. Pero kung ang nanay diabetic, ayan, malaki ang balikat ng mga baby. Oh. So pag-pop ng ulo ni baby, hindi na rin mahila. Diba, hindi mahila. Ang tawag dyan, shoulder dystocia. Mm-hmm. Ang balikat naman, ang humaharang. And when that happens, pwede rin itong mag-cause nga ng trauma kay nanay. Duduguin na naman lahat ng masisirang structures. Mm-hmm. Pero ang baby kawawa kasi, pag hila, pwedeng yung mga ugat dito sa neck niya, yung tinatawag nating brachial plexus, mga nerves, pwede magkaroon ng permanent damage kay baby kasi mapaparalyze ang kamay niyan. Mm-hmm. So, herb duchin, para siya nang hihingi ng... Para siyang waiter na hihingi ng tip kasi nakaganon yung kamay niya, na hindi nagmo-move. So, ayaw din natin nun. So, sa apang tatlong T, isa pang iche-check natin, no? Nakadalawa na tayo, tone ng uterus, trauma because of shoulder dystocia, mga difficult delivery. Ang third na T, paano kung may naiwang inunan or placenta sa loob ng matres. Mm-hmm. So, check-in mo rin yun. Kasi baka mamaya, kaya hindi effective pala yung hilab. Mm-hmm. Napatigas mo na, tas mamaya, dudugo na naman, eh may naiwang mga parts ng placenta sa loob. Mm-hmm. So, tissue, yung next na tissue. And, linisin talaga. Lastly, paano kung okay naman lahat, matigas yung matres, wala kang naiwang mga... sugat, natahi mo lahat, walang naiwang tissue. Ang fourth ay yung thrombosis. Kasi may mga pasyente, meron talaga silang tendency palang mag-bleed. Mm-hmm. So yan ang 40s natin. Kaya kailangan agapan natin kasi nga, bleeding ang pinaka number one na complication kapag ang isang babae
ay nanganak. Mm-hmm. Mm-hmm. So whether normal delivery or CS, all these 40s kailangan natin ma-assess para ho makaiwas sa mortality o pagkamatay ni nanay just because of child. Mm-hmm.